Magandang araw na naman sa inyong lahat, mga Repapeeps! May dumating na naman na bagong package! Tingnan natin! Ano ba ito? Ito ay mini breadboard 170 points CUL. Ano ba yung CUL na yun? Hindi ko alam sa seller. Bakit CUL? Mini breadboard. Oh, dalawang piraso, kulay yellow. Maliit siya. Kumpara natin sa regular na breadboard. Meron ako dito. Half size. Okay. Ito, mga luma na, oh. Full size. At bago kong breadboard, MB102 solderless breadboard. Okay? Ito. Bago yan. Dito, sa regular muna tayo. Regular size. Paano bang connection nito? Horizontal. Naka-horizontal yan. Isang linya yan. Horizontal. Tignan mo, ha? Ito. Uy, nalaglag. Yun yung laman niya. Yun o. Horizontal, isang linya. Diba? Yung dalawa. Hiwalay. Power rail. Nilalagay dyan yung power supply. Dito naman, pababa. Vertical. Pababa. Diba? Pagdating sa gitna, putol. Yun, dito naiipit yung wire, oh. Ay, yung ating ano, pin. Ayun, nasira na. Ganun din, sa ilalim. Dire-diretso yan, hanggang dulo. Hanggang dulo yan, oh. Isang diretso. Kita mo? Isa yung linya niya. Horizontal sa taas at sa baba para sa power rail. Ito naman ngayon, ang iba. Ito, ganun din. Teka, o, ganun din yan. Kalahati nga lang size niya. Half size. Ganun din yan. Horizontal, vertical, putol, vertical, horizontal. Okay? Ito naman ngayon na iba. MB102. Bakit? Eh, ano yun eh? Yung kalahati, putol. Dito, yun oh. Pakita ko ha. Gamitan natin ang ganito, jumper wires. Dito ha. Tapos sa dulo. Dulo-dulo. At gamitan natin ang Proskit the Snowman. Continuity test ng kaset sa diode or continuity test. Backlight. Tingnan natin. You know, hindi siya tutunog. Putol ang gitna. Hanggang kalahati lang siya. Tingnan natin sa kalahati. 1, 2, 3, 4, 5. Testingin natin yung kalahati. Oh. Yun ang pinag-iba. Diba? Okay, Repapeeps. Testingin uli natin. Kamali ako ng testing. Kalahati. Ito, isang buo muna. Testingin natin. Wala. Diba? Lagay natin sa kalahati. Yun. Diba? Kalahati lang. Kamali ako kanina.
Ito ngayon, tingnan naman natin ngayon ang connection nito. Ito ay 170 points. Bakit 170 points? O, hindi 117 points. Tingnan natin kung kaya siya. Okay naman. Connection ba niya? Ganun din. Di ba? Vertical dapat yan. Wala siyang power rail. So, parang yung gitna lang kinuha niya. Oh. Yung gitna. Oh, yun. Yung gitna lang kinuha niya. Mini. Tingnan natin na dapat. Using continuity test diode. Dapat magkadugtong yan. Vertical. Vertical na ito. Ayun. Ba't wala? Ito. Wala. Bakit? Yun. Tumunog. Connected siya. Yun o. Diba? So parang ganito rin. Regular breadboard. Half. 1/4 size halos. Diba? Sa regular breadboard o. 1, 2, 3, 4. So ganun din halos yung gitna. Kinuha lang niya yung gitnang design, wala na nung power rail na. So yan ang ating bagong package. Mini breadboard, pang ano lang, pocket size o pang maliitan lang. Puro pababa ang connection niyan, magkakadugtong yan, vertical. Tapos putol sa gitna, pababa na naman. Parang yung gitna. 'Di ba? Vertical. Dito naman, isang diretso. Pagdating dito, putol. Dahil ang model niya, MB102. Okay? Okay, mga repapips. Balik tayo. Ito na ang nakaraan nating ginawang project. Ano ba ito? LED trainers board. Ginagamit ko ito sa paggawa ng switch sa kabilang department. Magulo ang kanyang wiring. Okay, meron tayo dito EBL, rechargeable battery, 9 volts, 600 milliampere hour. Gagawin natin, lagay natin. Ngayon, ano mangyayari? Pindutin natin. Umilaw na. Ang LED trainers board, i-step down niya yung 9 volts into 5 volts at saka 6 volts using AN7805 regulator. Linear regulator siya. Oh. So, ibig sabihin, i-step down niya. Ay, teka. Ganun ba? Sukatin muna natin, voltahin to. Ano bang voltahin yan? Gamitan natin ang Frosty the Snowman. Set natin sa 20 volts DC. 20 volts DC. Okay? Anong voltahe niya? Positive yung maliit na ulo. volts. Diba? Baliktad pang polarity. Positive ba yung maliit ang ulo? 7.28 volts. Okay. Meron naman akong disposable battery. 9 volts din. Gastado na. Ever ready. Sukatin na rin natin. 7.38 volts. Testingin natin kung kaya niyang i-step down yung ating EBL. 7.28 na lang. Ayun, umilaw ng ating gadget, pang-budget. 5 volts, USB,
6 volts. May jumper settings. Gusto ng 5 volts, 6 volts. Yan ang ating linear step down. Hey, paano masusukat yan? Gamitan natin ang voltmeter. DIY. USB. Ilang voltahe? Ayun. 4.72, 73. Diba? From 7 to 4.70. Next step down niya. Diba? Nababaan niya. Ito naman. Kaya niya bang ano, i-step down itong 7.2 rin? 7 point something disposable. I-step down niya, bababaan niya yung voltage from 7 to 5. Sukatin na naman natin. USB, doctor. Ginawa ko lang. Ayun, oh. Nahihirapan siya. Diba? Ayun. Ayaw niya. Okay? Palang samantalang dito, kayang-kaya niya, oh. Pareho namang 7 siya, 7 point something voltage. Oh, 4.9, 5 volts halos, 0.02. E dito, oh, hirapan siya, oh. Nagbi-blink lang. Diba? Ano ibig sabihin nun? Halos pareha sila ng voltahe na. Mahina ang kuryente. Mahina ang kuryente nito. Malakas yung 600 milliampere hour na EBL. Yun lang ibig sabihin nun. Di na niya kaya. I-convert sa 5 volts. From 7 to 5 volts. Oh. Pwede gamitin naman natin ang bago. O, bagong battery. 9 volts talaga. Ready to use. 3 years. Aba, ever ready. 9D1. Super heavy duty. Long lasting power. Long lasting power, ha? Tingnan natin yung dose. Ayan. Bago. Sukatin din. Siguradong bago. Maliit ang ulo. Positive. Hmm. 10.04. Lakas. Ito. Yung luma. O yan. 6.92 na lang pala. Dati 7. Kanina, itong rechargeable, 7.28. Hita mo? 6.92. Hindi na niya kayang i-convert sa 5 volts. From 6 to, hita mo? 6.92. Hindi na kayang i-convert ng voltage regulator into 5 volts. Kasi yung voltage drop out, napakaliit na ng difference from 6 volts 2.5 volts. 1 volt na lang. Kailangan kasi ng voltage difference dito na at least mga 2 volts. Kung ito ay mga 8 volts, kaya niya pang babaan ng 5 volts. O kaya mga 7 volts, kaya pa niyang bumaba ng 5 volts. Katulad dito, di ba? Subukan natin yung bago. Bago yan, ha? Gamitan naman natin ang voltmeter. So, from 10 volts, di ba 10 volts yan, yan yung bagong battery. Naging 4.92 volts. Di ba? Kaya niya kung bago. 10 volts pa siya. So, 10 volts,
7.92 volts, kaya niya i-convert sa 5 volts USB. Itong 6 volts, na mababa na ang diskargado na masyado, 6.92 volts, di na niya kayang i-convert sa 5 volts. Napakaliit na nung difference ng 6.92 into 5 volts. Dapat at least mga 8 volts. O kaya mga 7.92, mga ganito. O kaya 10 volts. Di na niya kaya. So yan ang nangyayari pagka mahina ng boltahe ng battery. Kaya ba natin, sukatin ang amperahe? Pwede. Ito, gamitan natin ang load tester. 1 ampere. Kaya ba natin humugot ng 1 ampere? Dito sa EBL. USB doctor. 1 ampere. Nakaset sa 1 ampere yan. 2 ampere sa baba. 1 ampere sa taas. Ibig sabihin, kaya ba natin humugot ng 1 ampere sa ating battery? Kaya gamitin natin ang load tester. Ayun. Ayun, oh. 0.89 ampere. Kulang-kulang na 1 ampere. Pero ang voltage nag-drop out. Naging 4.4. Di na 5 volts. Medyo kaya niya. Kaso bumaba na halos yung voltage. 4.4. Diba? Diba ang voltage niyan? 7.92. Oops. Mainit. Ito, mahina na ito, di ba? Itong bago, 10 volts. Bukan natin. Convert niya sa 4.9 volts. Kaya ba niyang humugot ng 1 ampere? 1 ampere na load? Oops. Hindi niya kaya, oh. Diba? Hindi niya kaya. Kahit na malakas ang boltahe niya, oh. Mahina yung amperahe. Hindi niya kaya humugot ng 1 ampere na lang. Kahit na 10 volts siya, oh. 10 volts siya, diba? Yung bago. Hindi niya kaya. Mahina ang ampere. Milli ampere hour. Ito, kahit na 7.92 volts yan. Hmm. 0.02 ampere. Kain ng kuryente ng mga LED yan. Kaya niya ako humugot, oh. 4.4. 4.3. 0.9 ampere. At least malakas ang kuryenteng kaya niya. Diba? Aray. Init. So, yan ibig sabihin nun. Mas malakas ang kayang humugot ng malakas sa kuryente dito sa ating lithium-ion battery. May BMS yan sa loob. Kaya ganyan yan. Ang nominal voltage siya mga 7.4 to 8.4 volts. Hindi siya eksaktong 9 volts. Malakas. Meron akong ginawang bagong module. Ito. Ano ito? Ito ay breadboard power supply prototyping module. Meron siyang breadboard, may power supply na 9 volts. Meron ding buck converter. USB. Ibig sabihin 5 volts. 5 volts lang siya. Power switch, LED. Ano pinag-iba? Siyempre, ito, linear regulator, step down din. Ito, step down din. Kaya lang, linear ito. Old school. Ito, new. Yung merong switching IC. May IC switch. Binababa niya yung voltahe using the IC. Ito, makabago itong style, di ba? Buck converter. From 9 volts, ibababa niya ng 5 volts. Ibang style. New school. Gamitin natin ang EBL.
Okay, alam natin yung voltahe niya, di ba? 7.92. Gamitin natin ng USB doko. Ibababaan niya ng 5 volts. Yun ang in-expect natin. Umilaw na yung power LED tsaka yung ating buck converter. Buck converter from 9 volts to 5 volts. Hop. Ganun din, 4.9. 0.02. 'Di ba? Binaba niya. Oy. Ulitin natin dito naman sa kabila para ulit-ulit. Oh. Diba? Parehas din. 4.9, 0.02 ampere. Excuse. Ibig sabihin, linear at saka non-linear, parehas sila ng voltahe. Okay? Dito, testingin naman natin ang ano, amperahe. Kaya ba niya humugot ng ampere? At dito magkakatalo yan, ha? Ginawa natin dito, tinesting natin kung kaya humugot ng 1 ampere sa EBL. Kaya niya, kaya lang, bumababa yung ano, voltahe. Dito naman, USB doktor. Diba? Ayun, medyo tumaas na ngayon. 1 ampere na naman. Huhugot tayo ng 1 ampere. Kaya ba niya? Obo! Oh, kaya niya. Kaya niya din. Pero, mas mataas. 4.6. 0.95 ampere. Mas pasado ito. Mataas yung voltahe. Oh. Nag-drop man siya. Ayun. Nagsha-shutdown. 4.5, 0.9. Medyo, ano bang nangyayari? Ayun o, medyo nahihirapan lang siya. Kaya pa rin niya. Mas mataas na voltahe at amperahe. Ganun ba? Eh kung itong bago na 10 volts. Bago ha? Mas efficient yung ano eh, buck converter, mas malakas siya. Ayun. Wala talaga. Hindi niya kaya talaga. 'Di ba? Wala oh. Mahina talaga ang kuryente ng disposable. Itong isa, luma. Ito ba yung luma? Testing natin kung ito yung luma. Lalong hindi kaya. Wala. Malakas talaga ang kuryente ng EBL. Kasi malakas ang 600 milliampere hour. So yan. Ito na ngayon ang ating module bago trainer prototyping board. Merong breadboard. Dito tayo ngayon. Itong kailangan natin. Ano bang patching yan? Meron dito ng header. No? Header. Nakakonekta yan sa USB. Header. Dito yung B plus, B minus, tapos yung dalawa sa gitna, D minus, D plus. Testingin natin yung ano. Gawa tayo ng circuit. Prototyping. LED. Diba vertical yan? Sabi ko kanina. Pag vertical, connected sila. So, dapat nakaparallel. Oops. Lagyan natin. Lagyan natin ang resistor. So, siya ay hindi connected. Diba? Ang connected, vertical. Ganun din sa resistor. Hindi rin siya connected pag nakaganyan. Nilagyan natin ang resistor ang LED. Para hindi masunog. Ba? Ayaw pumasok ah. Yan. Patch natin. Yung plus, dito sa ilalim.
yun ang connection yan. Lagay natin sa plus dun sa resistor, minus dun sa taas. Yan ang ano ng USB. So, dito tayo ground. Diba? Bukhayin. Ayun, oh, may ilaw. Mataas yung resistance. Kaya mahina yung ilaw ng ating LED. Oh, meron tayong prototyping board. Dito mo dito? Nakaseries siya, oh. Vertical. Ibig sabihin yung dalawa connected. Itong patch at saka yung resistor. Dito naman, connected din. LED at saka resistor. Connected siya. Basta vertical, connected siya. Pag ganyan, hindi siya connected. Wahiwalay. Pag horizontal. Ang connected, vertical. So, meron tayong prototyping board. Pang-prototype ng mga small circuit. Diba? At yan ang ating bagong project. Prototyping board. Using 9 volts battery. At buck converter. Mas efficient yung buck converter, mas malakas yung makukuha mong voltahe at saka amperahe kaysa dito sa linear. Itong linear, old school, lumang technology. Ito ngayon ang bago, buck converter. Step down, pareha siyang step down. Ang pinag-iba lang, mas malakas yung buck converter kasi may switching IC siya. Yan, no? Okay? Thank you!